kay busy pud ko ret ko pa. Sumhana. Chocolates, chocolates para sa mga migs, mga kaibigan natin. Ang dami niya. Hindi ba pagsulod? Hindi mo gawas. Baliktad. Nabugatan nang na siya. Nabugatan sa. Hindi mo yung sulod. Ngayon. Kanal. Kada mo damo git nga sa kalit mga mings. Mga chocolates, ganyan ngipon, ano yung manda? Siya may gusit. Okay, hello mga mix. Andito tayo ngayon sa bahay. Maglinis tayo dito sa bakuran kasi ang dumi na mga mix. Simula nang dumating kami, hindi pa ako nakapagwanis sa bakuran dito mga mix. So, ayos-ayos natin itong bakuran para, ano naman ba, medyo magbukhang bahay kasi nga, mag-iisang taon din na iniwan natin ang bahay na ito kaya marami nang sira mga mix. At saka, before mga mix, ang dami nitong mga halaman pero pinahakot ko, dinala doon sa note ni mama kasi walang mag-alaga dito. So ngayon, papakita ko sa inyo itong bakura namin. Pero pasensya na kayo mga mix ha, yung marumi pa ba? Kaya nga, maglinis-linis tayo, samahan niyo ako, see you! Sira na yung bako dito mga mig. Wala nang bako itong bahay namin. Dito mga mix, pag high tide siya is hanggang dito ang tubig. Abot dito hanggang dito yung tubig. Lalo na kung malakas ang alon. Kaya bago kami umalis, papuntang Australia is yung... Kasi wala nang mag-aalaga sa mga halaman ko, sa mga tanim ko. Ipinadala ko na doon sa property ni Jess para safety sila. Kaya nga mga mix, kung nakita nyo, ang dumi-dumi. Kasi high tide tuwing gabi. So yung mga... Yung mga sagbot ba sa ibang lugar dito na dito siya napunta. Okay, tingnan niyo kawawa itong bakura natin. Mahigit isang taon din walang tao kaya nagkaganito. So balak ni na mama at saka ng kapatid ko, ayaw na nilang ipaano itong bahay, ipa-repair ba kasi daw siya malapit sa dagat. Natakot sila ba na baka mag-ano mga migs yung bahay malunod kay nasa ibabaw kami mga mix at the top kasi siya yung ilalim niya is dagat talaga din lagyan na ng bato pero ayaw kong iwanan ang bahay na ito mga mix kasi amin ito, may sentimental value ito sa amin kasi dugo at pawis yung pinuhunan namin para itong bahay, maitayo namin itong bahay kasi ko alam niyo mga mix before kasi is dalawang bisis kaming napaalis sa tinitirahan naming bahay. Amin ang bahay pero yung lupa hindi sa amin. Una doon sa bukid, tapos pangalawa is doon malapit sa property na nabili ni Jess. Tapos ito yung pangatlo. So hindi ko na kayang, mga bigs ba, hindi ko na kayang maglipat-lipat pa every, Kasi noon, every 10 years, mapaalis kami sa tinitirahan naming bahay. Kaya ngayon, ayaw ko na hanggat maaari, ayaw ko nang iwanan ang bahay na ito. Repair lang ng kunti-kunti ng mga mix. Hindi naman siya solid. Ito, yung sahig lang naman yung pina-tiles natin. Pero yung dingding nito is kahoy. So, yun lang ang ating i-repair. So,
yung total yung property ni Jess doon is hindi naman yun mabubulok. So doon lang muna yun para yun sa kanila. So ito ang napundar namin. So dito kami titirang mag-asawa. So thank you for watching, mga amig. See you on our next videos. Thank you for your support. So ito, mga amig. Ano? Babalatan natin itong papaya na galing sa garden ni Mama kasi ano na siya, mga amig? Yung hinog na siya ba? Lagay natin sa rep kasi ano na siya? Oh, tingnan niyo, gikaon na og inday or ilaga or inday. Yan, kumain yan kaya ano, slice na to siya, mga amig, saka ilagay natin sa rep para maano siya ba? So, ganyan lang mag-slice, mga migs. Ang daming bunga ng kapayas ni Mama doon. Ang daming hinog na, mga migs. Hindi ma-ano siya ba? Yung bumibili is pakunti-kunti lang. Kaya, ang daming hinog pa doon. Kaya, kung naalala nyo, sa unang video natin is nagguha tayo ng papayas. So, ito, iyon. So, kasi nung isang araw is, ano pa siya? Matigas pa. Kaya, hindi ko muna siya binabalik. Ngayon, ano na siya? Hinog na talaga siya. Lambot na. Kaya, ano natin? At nakita ko rin na, kinakain na siya ng inday. Kaya, sabi ko sa asawa ko, ano natin siya? Slice on at saka lagay natin sa rep para malamig ba? Kuha muna ako ng plato. So, hindi ko na mahintay yung mga bata, mga migs, yung mga anak ng pinsan natin ba na, mga anak ng mga pinsan ko, gusto ko sanang ipakain ito sa kanila, tapos i-videohin ko ba kung ano talagang reaction nila pag, ano, kasi, hindi sila masyado kumakain ng papaya. Kaya sabi ko sa asawa ko, gusto kong videohan sila na pakainin ko ng papaya ba, ng ganito. Kasi ayaw nila ng ganito, kasi yung gusto nila is yung medyo hilaw pa, mga migs, yung hindi pa malambot ba. Pero hindi ko na mahintay kasi nasa eskwela sila. Ano siya, madisturbo yung pag-aaral nila ba? Yung pag-eskwela nila, pag-atupang taugon-taugon, dali pakanon, ana. So, slice na lang ako, butang sa ref, then, kutkuto na lang ato ni mga migs pag ganahan ta mukaon, humansa panihapon, or paniudto, natay kutkuton, or ato ning, lagyan natin ito ng milk, i-shake natin ito, mga migs. Kasi sayang pag maubos lang ito ng inday. So pag hinog na, mga migs, pag malaki kasi ang papaya, ganito ako magbalat, mga migs. Yung putol-putolon ba ang kapayas? Para hindi tayo mahirapan. Kasi siya malaki, tapos mabigat. So ganito putulin. Ganyan, di. Easy. Madali lang. Kanina pala, mga migs, is nagpunta ako sa barangay. Nag-attend tayo ng flag ceremony.
Kasi balik na sa dati mga migs, my every first Monday of the month, balik na yung ano, yung flag ceremony by barangays. So, nag-attend tayo kanina kasi nga required yun sa trabaho natin na maki, ano tayo ba, mag-attend tayo ng mga ganyan. Sa kapagkatapos is nagpunta ako sa office kasi nga balik trabaho na, nag-ano ako ng ID, nag-renew ako ng ID ko ng doon sa office. Yan, pagkatapos nagpunta ako sa NCDC, nag-report ako doon mga migs. So, bukas, back to reality na mga migs. So, natapos ko na yung mga papel kong kailangan para makabalik tayo sa trabaho. So, bukas is, yun. Back to reality na tayo. Back to work. Para, may ano na tayo mga migs, may income tayo. Ang hirap walang income sa ngayong panahon. Ang hirap walang trabaho. Kaya, kahit ganito trabaho natin, kahit konti lang yung sahod, kailangan nating alagaan, mahalin. Kasi sa panahon ngayon, marami ang nangangailangan ng trabaho. Swerte lang tayo na may ganyan tayong trabaho. So, in the afternoon, ano, mag-assist tayo sa mga senior citizen. Mag-validate na naman ulit tayo ng mga senior citizen. I-validate natin. Balik na sa dati, mga leagues. Validation sa mga senior citizen. So, ano kami? Yung dinadala kong purok is ano, dinadahan-dahan na natin sila mga migs. Kasi malalaki yung mga purok ang dinadala ko. Malaking barangay ba? Almost 300 ang bawat barangay. Almost 300 senior citizen ang i-ano natin, i-validate natin mga migs. So, bukas ng hapon is ano, purok dos ako. Magbabalidate. So, I hope na okay lang yung mga matatanda natin mga migs. Sana nakilala pa nila ako. Kasi yung iba, wala, nangashutay na mga migs. Yung iba, nangashutay na. Yung iba, buhay pa. Pero, iwan ko kung, ay, kasi nga, matatanda na. Iwan ko kung nakilala pa nila ako. Yung nga, kay, ano, kailangan naman din silang i-validate mga migs, no? Kaya para, pag, sulod sa ano, pagpasok ng kanilang payroll. Oh, kailangan malaman kung buhay pa ba itong si Talpulana. Tapos ganina, istawa ako ng tawa kasi may ano, may matanda na nag lumapit sa akin doon sa barangay. Sabi niya, "Ma'am, may dala-dalang mga IDs. Ma'am, magpabalidate na ako kasi gusto ko nang tumanggap ng sahod ko, ma'am, kasi wala na akong panty." Wala na daw siyang pante. Gusto niya bumili ng pante. Kaya sabi ko sa kanya, "Lola, wala pa tayo. Bukas pa ako magbabalidate. Tapos, ano? Hindi pa kayo magsasahod? Sa ano pa? Baka sa next year by January or February." Eh, sabi ng matanda, eh, "Ma'am, sa January pa, sa next year pa ako makasuot ng pante." Yan, kawawa yung mga matatanda mga migs. Iwan ko kung totoo, pero yun ang ano kanina, yun ang sabi ng matanda na lumapit sa akin, may daladalang mga ID. Yun nga, gusto na magpabalidate kasi gusto na niyang kumuha ng sahod daw niya kasi wala na siyang pante, pambili ng pante. Ingat, tawa kami ng tawa ng barangay captain namin dito. So, yun, ang sagot ng matanda, kung sa next year pa daw yung sahod nila sa mga senior citizen pensioner, eh, next year pa daw siya makasuot ng pante. Diyos ko. Kaya sabi ng barangay captain namin, "Sige lang, Nay, pag-uwi mo, bukas, uwi ka muna kasi bukas bibilan kita ng pante. Ako nang bibili sa iyo ng pante." Yun, natuwa yung mga matanda. Umuwing masaya. Siguro totoo mga migs kasi kung tuwa ang matanda, sinabihan ng aming barangay captain na bibilhan siya ng pante. Yun, yun nga mga migs. Kawawa ba yung mga matatanda? Kaya ano, kahit ganito trabaho natin, kahit ganito trabaho ko, ano ba? Sometimes, maano tayo mga migs, maimbir na tayo sa mga ano, matatanda kasi nga, medyo ano na sila, hina na yung mga pandinig. Pag nilalakasan mo yung boses, magtanong ka, "Ano pangalan mo, Nay? Halimbawa, ano pangalan mo, Nay?" Hindi makarinig. So, kailangan nakasan mo, "Ano pangalan mo, Nay?" Eh, sasagot naman, "Bakit galit?" O, ganyan. So,
baka yung beer na, but ano, kailangan natin intindihan kasi matanda na nga. Kaya ano, na-enjoy naman ako sa trabaho ko kahit mahirap. So, sanay talaga akong, sanay akong mag-yaw-yaw mga mig, sanay akong mag, ano ba, maglakasan yung boses. Kasi yun nga sa mga matatanda, kailangan lakasan mo yung boses mo para magkaintindihan kayo. But may mga matatanda na galit naman pag lakasan yung boses mo kasi akala nila sinisigawan sila. Tatawa eh. Puriya, kuan. So bukas, eh ano, kita-kits tayo mga migs kasi ano mag, papakita ko sa inyo kung paano mag, paano tayo mag-interview, mag-validate ng mga matatanda. Matawa kayo talaga mga migs. May mga matatanda na ano pa sila, yung okay pa yung mga pag-iisip nila, okay pa yung pandinig, pero may matatanda din na ano, yung mahina na yung paningin, lalo na yung pandinig nila mahina na. Pag nilakasan mo yung boses mo, akala nila nakipag-away ka sa kanila, akala nila ano, pinagalitan mo sila, kaya galit din sila sa iyo kahit hindi ka galit. So ganyan, sanay na ako sa mga ganyan mga mates, kaya tinatawanan ko na lang. So, nakapahinga lang tayo ng mahigit isang taon. Nandun tayo sa Australia. So, ngayon, back to reality. O, ano pa yan? Mas, mas ano pa sila sa mga bata. Mas matindi pa sa bata. Yung bata, pag pinagalitan mo, ano din? Yung, hindi ba, hindi nagalit ba? Matakot. Pero pag matanda, ginalit mo. Or pagalitan mo, galit din sa iyo. Lalaban. Maot naman ang isa. So, yan mga mix. Ito na yung papaya natin. Lagay natin ito sa fridge para malamig siya. So, cup.